Wala, ilang beses ko na siya tinawagan, Tinix. Hindi nga siya sumasagot. Anong oras mo ba siyang tinawagan? Kanina umaga, pagkatapos ng klase ko. Teka, alam mo naman kung saan sila nakatira, di ba? Oo, pero ni Miss, hindi po nakapunta dun eh. Wala daw si Arnold sa opisina niya. Kanina umaga. Bernie, sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga nangyari? Nakita ba talaga kayo? Ilang beses yung nasabihin sa'yo. Hindi kami nakita nga. Andrin, bakit ba ako magsisinungaling sa'yo? Sige nga. Kailan ako nagsinungaling sa'yo? Dahil may nangyari na namang sapakan sa inyong dalawa. Sinaktan mo na naman yung tao. Ang bihira ng Annalyn, no? Gagawin ko na ngayon gusto mo, di ba? Na makipag-usap sa kanya. Susubukan ko na nga makipag-ayos kahit ayoko. Pero ano pa rin iniisip mo sa akin? Na makikipag-away ako? Dahil kilala kita, Bernie. Alam ko na laging mainit yung ulo mo. At alam ko na mainit yung dugo mo kay Arnold. Kaya lang nagkakagalito dahil sa inyo eh. Gusto ko lang tumulong, okay? Ayoko mapahamak ka. Pero markado pa rin sa mga isipan ninyo, sa mga utak ninyo, na ako pa rin yung masama. Ito yung bilang na sinasabi ni Marcelo. Confirmed. Hindi nakarehistro pero hindi rin makontak ang may-ari. Nagluluto na ako para makakain na tayo. Okay lang ako, ma. Kumain kami ni Anton. Magkasama kami kanina. Meron kami meeting dun sa wedding coordinator. Itutuloy mo pa rin ba ang kasal? Ma, alam mo kung bakit ko ginagawa to. Lalo akong nag-aalala sa'yo, anak eh. Baka dapat... Dapat ano, ma? Dapat gumawa na lang ulit ako ng dahilan? Hindi, baka dapat sabihin mo na kay Eman lahat ng nalalaman mo. Baka sakaling makatulong siya, mahanap natin yung lalaking tumawag kay Anton, yung taga-India. Pipigilan lang ako ni Eman sa lahat ng gagawin ko. At mawawala ng saysayang lahat ng nagawa ko. Kailangan kong mahanap si Robby. Ano yan, Celine? Hanggang altar, dadalhin mo yung pagpapanggap mo? Magpapakasal ka, magpapatali ka sa isang lalaki na hindi mo naman mahal? Kahit saan man ako dali nito, ma, gagawin ko pa rin. Mahanap ko lang ang anak ko. Tayo. Inikot ko na lahat ng kwarto dito. Wala nang naiwan. Huwag ka muna magsalita ng tapos, Eman. Baka makahanap tayo ng ibang lead. Sam, nag-aaksaya lang tayo ng panahon! Wala nang naiwan dito! Wala na yung mga bata! Wala na yung anak ko!
magsisimula ulit. Kasi ko nalabunasan yung anak ko. Alam mong hindi pwede. Baka may makakita sa atin. Tulad na sinabi ko, wala na akong pakialam. Gusto na kitang makasama, pati anak ko. Kailangan ko kayo. Alam mo naman that we just need each other when we're stressed out. Pag nakaraos ka na, doon ka pa rin sa asawa mo uuwi. Mahal ko si Clarissa, pero... Pero... Mahal mo rin ako. Alam mo, hanggang ganito lang tayo. After all these years, masaya naman tayo, di ba? And besides, Clarissa's my best friend. Hindi niya pwedeng malaman na may namamagitan sa atin. Bakit hindi? It's about time na malaman na niya. Bakit? Natatakot ka na baka magpakamatay na naman siya. Of course. Sawa na ako sa mga emotional blackmail ni Clarissa. Sa mga issues niya. Ilang taon na akong hindi masaya. So, anong gusto mong gawin? Aminin natin sa kanila na tayo. Na ikaw ang nakabuntis sa akin at hindi si Nestor. Na ikaw ang ama ni Lester. Handa na akong panagutan si Lester. Leo, you've been playing your role as a father to Lester by protecting the business. By protecting me. Pero hindi sapat yun. Karapatan ni Lester na malaman na ako ang ama niya. Muntik nang nasira ang pangalan mo. Nang nadamay ka sa pamilya namin. Lahat ng tao inisip na protektor ka ng sindikato. Gusto mo na naman mambigyan ng media ng dahilan para pagpiyestahan kanila? Kapag inamin natin na tayo, babalik lang ang hinala nila na parte ka nga na sindikato. You know this is best. And we both know that. Touch.
alam. At habang magkalayo, papalapit pa rin ang puso kahit